mga kaibigan, actually kasama ko po yung asawa ko sa buong duration ng concert na Tala. Sarah naman, Sarah's been doing so many great things. Her Tala concert's coming out March 27. Oh, it's an amazing, amazing film concert tinatawag nila. I can't wait for everybody to experience it. No? Nandun ka ba? Nandun ka ba sa concert niya? Backstage, nandun ako. Supporter. Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maaari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. Instead, na usual Zoom press conference, nag-decide ang team ni Sarah Geronimo na paupuin si popstar Roy Alty para sagutin, on video, ang kanya-kanyang katanungan ng entertainment media tungkol sa nalalapit niyang epic 18th anniversary concert, ang Tala the Film Concert. Isa sa naitanong ay kung naging hatid sundo ba siya ng asawa niyang si Mateo Guidicelli during her shoot sa Araneta Coliseum. Opo, mga kaibigan, nakabungis-ngis na panimula ng obviously blooming na si popstar. Actually, kasama ko po yung asawa ko sa buong duration ng concert na Tala. The shoot ng Tala, the film concert, hatid sundo ka ba niya? Opo, mga kaibigan, actually kasama ko po yung asawa ko sa buong duration ng concert na Tala. Meaning, hindi lang naghahatid sundo si Mateo, kundi nakababad at nakabantay din. We also asked kung paano pa nila ni-level up ng kanyang concert team ang production number para sa ultra-hit song na Tala na siyang inspiration behind the concert. Ang Tala the Song, co-written by Nike Del Rosario and Emmanuel Sambayan, became one of Sarah's singles in her 2015 album na The Great Unknown. It became the most played OPM song in 2016. But by 2019, it gained a new level of popularity nang mauso ang Tala Dance Challenge sa social media, dahilan para ang music video ni Sarah para dito ay magtala ng 170 million views on YouTube alone. This show is dedicated po talaga especially sa mga tumangkilik sa song na Tala, paliwanag ni Sarah. So, for this particular song we found a way kung paano po ito maipaparamdam sa kanila na parang magkakasama talaga kami sa venue. So, abangan po ninyo. This show is dedicated po talaga, especially sa mga tumangkilik po ng song na Tala. So for this particular song, we found a way kung paano po ito maipaparamdam sa kanila na parang magkakasama talaga kami sa venue. So abangan po ninyo. Ang lastly, kinumpirma namin kay Sarah kung totoo bang may danger involved sa pa-stunt na ipinagawa sa kanya ng kanyang creative team for one production number. Balita namin ay nagpagawa pa ng isang mechanical device para lang sa number na ito. Yung stunt na yon ay ginawa ko po for the song Ikot-Ikot. So literally, may pag-ikot-ikot po akong ginawa dito. Abangan po ninyo paano namin siya ginawa. Nakaka-amaze. Ako na-amaze ako eh. Ganong siya kahirap. Parang medyo buwis buhay po siya. Pero kinaya naman po. Dahil guided po ako ni Teacher Jurcel ng mga tao sa set. So, kinaya naman. Oh. Kay Tala the Film Concert Director Paul Basinillo, unang nakumpirma nang ang tungkol sa pag-stunt ni Sarah na di umano ay total level up sa mga dati na nilang naipagawa na kay Sarah noon. Oo, meron siyang ginawang kakaiba dito. I don't want the print kasi gusto namin makita ito ng audience first time, pambibiti ni Direk Paul na eksklusibong nakapanayam kamakailan. Pero basically, pinaghandaan niya mabuti ito, kami din mismo sa technical team yung paggawa ng set na yun parang lang specifically for her. Alam naman natin na hindi lagi-laging nag-stunt si Sarah, actually never sa mga concert niya. Hindi namin siya na-harness, hindi namin siya sinabit, hindi namin siya nilagay sa tugatog, kumbaga ano lang hangin, effect, lang ganyan, tatayo sa dulo, pero basically ito, kakaiba ito. I think this is one of the first time na gumawa siya ng stunt talaga na may danger. Basically, pinaghandaan niyang mabuti to. Kami mismo sa technical team, yung paggawa ng set na yon para lang specifically for her, pinaghandaan namin mabuti kasi unang-una, safety's tantamount, diba? Kailangan safe ka bago mo gawin. Pangalawa, alam naman natin na
hindi lagi-laging nagsistand si Sara. Actually, never sa mga concert niya, hindi namin siya na-harness, hindi namin siya sinabit, o hindi namin siya inilagay sa ibang sa tugatog na matataas. Kumbaga parang... Patikim naman ni Sara, yung stunt na yun ay ginawa ko for the song Ikot-Ikot, so literally may pag-ikot-ikot po akong ginawa dito. Abangan po ninyo kung paano namin siya ginawa. Nakaka-amaze, nakaka-amaze. Hahaha, ako, na-amaze ako, eh. Yung stunt na yun ay ginawa ko po for the song Ikot-Ikot. So literally, may pag-ikot-ikot po akong ginawa dito. Abangan po ninyo kung paano namin siya ginawa. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze. Ako na-amaze ako eh. At dito na nga niyang inaming slightly buwis buhay ito. Kaya naman siguro nakabantay si Papa Mateo. Gano siya kahirap? Parang medyo buwis buhay po siya, nakabungis-ngis pa rin chika ni Sara. Pero kinaya naman po dahil guided po ako ni Teacher Georgel dapat say of G-Force at mga tao sa set. So, kinaya naman. Siya kahirap. Parang medyo buwis buhay po siya. Pero kinaya naman po. Dahil guided po ako ni Teacher Georgel ng mga tao sa set. So, kinaya naman. As homage to Tale the hit song and Sarah's flawless rendition of It Comes Tale the film concert, a one-night-only engagement that's directed by Paul Basinillo. Its musical direction is by Maestro Louis Ocampo, art direction by Georgel Dapatsay, and stylang by Bang Pineda. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload araw-araw. Maraming salamat! Ano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates. Please like, share and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat.